Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the Godspeed. Amen. Magandang gabi po mga kapatid at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po yung magsama-sama upang tayo po yung manalangin sa pamamagitan po ng teknolohiya. Kung meron po kayo mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa Ephesians 4 verse 20 hanggang verse 32. Sabi po dito, "But you have not so learned Christ, if indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor working with his hands. What is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you." So, dito po ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Bilang Kristiyano, ang nais po ng Diyos, tayo ay mamuhay ng meron pong kaayusan at patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi po natin sinasabi na bilang Kristiyano, kailangan po nating hindi tayo nagkakasala, kasi imposible po yun. Ang ginawa po ng Diyos sa atin, tayo po ay dilinin sinugasan sa ating mga kasalanan at hindi po tayo ginawang perfecto ng Diyos. Now, kaya po tayo tinawag na mga banal or santo, dahil nga nilinis tayo ng Panginoon. So, hindi po ibig sabihin tayo po ay perfecto na ngayon. Ang gusto lang nating i-emphasize, may mga pagkakataon kasi na ang ating pong buhay, you know, sinasabi natin tayo ay Kristiyano, pero hindi naman nakikita sa araw-araw na pamumuhay nating ginagawa. Kaya nga po, ang sinasabi po natin, tayo po ay hindi na makasalanan. Ano bang ibig sabihin nito? Ang makasalanan ay patuloy at namumuhay sa kasalanan. Tayo po ay nagkakasala, pero hindi tayo dapat nagpapatuloy sa kasalanan at hindi tayo dapat namumuhay sa kasalanan. Ibig sabihin, talagang nandoon yung desire na tayo po ay magbago at patuloy na lakaran yung ginawa ni Kristo sa ating buhay. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito, huwag tayong magpatuloy sa paggawa ng masama, bagkos yung masamang yon baguhin na natin ayon sa kalooban at ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. So sige po, yan po yung ating ipag-pray. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita namin sa iyong mga salita na tunay nga bilang mga anak mo, kami po ay iyong binago na, at ang luma namin pagkatao ay inalis mo na, Lord God. Tulungan mo po kami na makita ang pagbabagong yan at lakaran ang pagbabagong yan, Panginoon. At yung mga bagay na nagagawa namin, Panginoon, ang patuloy at namumuhay kami sa kasalanan yon, Lord, alisin mo kami at patuloy na i-redeem mo kami, Panginoon. Baguhin mo ang aming mga kaisipan nang sa gayon lakaran namin ang iyong kalooban. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, ang nais po natin ay lakaran yung pagbabagong ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Nang sa gayon, tayo po ay patuloy na magsisilbing liwanag at asin ng mundong ito at magiging buhay na patotoo sa mga taong nakapaligid sa atin. Tandaan niyo po, tayo po ay nilinis sinugasan ng Diyos, hindi niya po tayo ginawang perpekto. So may mga pagkakataon na tayo magkakamali, pero tayo po ay hindi nagbababad sa ating pagkakamali, kundi ang mga pagkakamali yan nababawasan habang tayo po ay lumalakad sa pagiging Kristiyano at pagkakaroon ng relasyon kay Kristo. Salamat! Godspeed! Please
maniwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayo manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo! Hello guys! Meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aaral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aaral. Kung member ka, pwede ka mag-aaral. Kung saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aaral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aaral. Yung apat na yan, pwede mag-aaral. Idagdag mo pa yung pure use sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aaral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank, so, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwede pumasok ng ganitong araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi. Hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible school na to, your life will never be the same again. Godspeed! Five 500 elite club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.